Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Cool Channel. So, for today's video, as you can see, nandito na naman si Baby Motmot na Vocaloids. And, ayan, medyo busy siya. And for today, panibagong araw na naman, kwentuhan na naman tayo sa mga buhay-buhay, no? And ang pagkikwentuhan natin ngayon, is yung mga binubunganga ng mami ko. Yan, sigurado marami makakarelate dito. And naglista lang ako ng mga ilan sa mga dahilan kung bakit nagbubunganga si mami ko. No? But before anything else, bago tayo magsimula sa video, gusto nyo ba nito? Yan! Yan, ito ay isang 3D origami vase. Yan. So, kung gusto nyong makuha to, dahil ipapag-giveaway ko to, panoorin nyo lang yung video and then sasabihin ko kung kailan at paano nyo makukuha ang 3D origami vase na ito. No? So, yun. Tara, kwentuhan muna tayo. And yun, yung una natin sa mga dahilan at tingin ko ito yung pinaka-unang dahilan kung bakit nabubunganga ang mga mami ko is yung ano, kapag wala silang pera. Yan, sigurado naman kahit naman sino, kahit hindi mami ko, pag wala ang pera, magbubunganga ako. So, ito talaga yung pinaka-matinding dahilan kung bakit nagbubunga nga sila sa iyo. Yung tipong kapag wala silang pera, lahat na lang ng bagay kagalit-galit sa kanila. Ganyan yung kapag wala silang pera, tas nakita ka nilang tatamad-tamad, no? Yung mga asawa dyan na mami ko, sabihin sa iyo, oh, kay gaka na naman dyan, hindi kayo magtrabaho, ganyan. Lagi ka na lang nakailata, kaya hindi tayo umuulit, kaya lagi tayong walang pera, puro ka tayo upang, ganyan. Tapos, yung tipong kahit na nakita ka na nalilinis, pagod na pagod ka kalilinis dahil syempre wala na kayong pera. Para at least kahit man lang maaliwalas yung bahay mo. Kaya lang, ang dami niya pa rin nakikita. Doon palabas na naging third eye ng mga mami ko. So, kapag wala silang pera, parang nakakahanap sila ng mga rason para pagbuntungan ka ng inis nila, ng galit nila, pero eto ang malupit. Kapag ang mami ko ay natalo sa bingo, yan, yung mga mami ko na nasa bahay, yan, yung mga pinatigil ng trabaho ng mga daddy ko, siyempre, maghahanap yun ng libangan. So, ano mga libangan nila? Nagbibingo, yung mga bingo sa kanto, no? Tong Eats, yan, Mahjong. So, kapag natalo sila doon, siyempre, wala silang pera, no? Ngayon, ikaw, pagod ka, galing kang trabaho, maghahanap ka ngayon ng pagkain. Sila pa magagalit sa'yo kasi wala daw ikaw binibigay. Yung totoo, pinatalo sa bingo. Di ba? Oh, napapabuntong hininga dahil nakaka-relate si Baby Motmot. No? Yung kahit marami kang binibigay, pinapatalo niya ng pinapatalo. Kaya yun, sinasabi niya, wala, siyang pera. Tapos, siya pa ang magagalit sa'yo. Yun yung pinaka nakakainis doon. Siya na nung nagwaldas ng pera, siya pa ang galit. Tapos bubunga nga, hanggang sa lahat na ng tao sa bahay, binubunga nga niya kasi wala siyang pera. At kapag nanghingi ka, kahit 100 o kaya 50, pangkain man lang, no, wala siyang maibigay, magagalit pa siya sa'yo. No? Sasabihin pa sa'yo, oh, mag-ano ka na lang dyan, mag-asin ka na lang dyan, o kaya kanin. At nung wala na si Baby Motmot, magumito. Nawawala siya sa frame dahil siya ay isang shy type. So, sa mga daddy cool na ganito,
Ayun, tip ko sa inyo, eh, pasakan nyo lagi ng pera ang bibig ng mga mommy ko natin. Dahil yan ang makakapagpatahimik sa kanila. May kapangyarihan ng pera mapatahimik ang mga mommy ko na bungangera. So, sa mga daddy ko, sipag lang. Sipag, go for the gold. Kaya niya. Enjoy. Shift mo. And John, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagbubunga nga ang mga mommy ko is kapag madumi ang bahay. Yan. Ito, talaga hindi ko maintindihan kung bakit naglinis ka na, eh kailangan mo pang maglinis ka. No? Yung hindi mo na alam kung anong linis gagawin mo sa bahay dahil lahat na ng sulok ng bahay ay nalinis mo. Pero, si Mami Cool, eh talagang ang daming nakikitang dugi. Tapos, kapag halimbawa yan, no, naglinis ka, pagod ka, hindi magpapahinga ka, aabutan ka ngayon ni Mami Cool na nakahiga, o kaya nakaupo, eh nakaupo man lang, pawis na pawis ka. Tapos, makikita niyo yung hugasan, syempre kumain ka muna eh. No? Ay, kumain kayo kanina. Tapos, naglinis ka, uhuli mo na yung pinggan. Makikita niya kayo ng yung pinagkainan niyo. Oh, bakit nandito pa to? Bakit hindi pa pa rin hugasan to? Ano pang ginagawa ko dito, nakahiga ka lang? Hugasan to? Ano pang ginagawa ko dito, nakahiga ka lang? Ganyan-ganyan. So, hindi ka ngayon makapag-react. Tapos, tatalakan ka naman, tatalakan niya. Yan kasi, yung pinagagawa mo. Puro kahilata, puro kahilata. Dumi-dumi ng bahay, hindi ka man lang maglinis. Kahit nakatabi mo na yung walis tambo at dustpan. At puno na yung basura. Iisipin pa rin niya, o sasabihin pa rin niya na madumi pa rin ang bahay. At hindi ko malaman kung bakit ganun. No? At sasabihin sa'yo, araw-araw madumi ang bahay. Naman pala, araw-araw naman pala madumi, ipunin mo muna, di ba? Yung araw-araw ka na pakagod, no? Kahit rest day, di ba? Rest day, pahinga, di ba? Isang araw lang, pero ang gagawin nyo buong araw maglilinis ng bahay. Pucha naman, Monday to Saturday, naglilinis ka ng bahay. Pagdating ng Sunday, linis pa rin, general cleaning, wow, winning, wow. Hindi ka nakapag-rest day, wow, di ba? So, hindi ko alam sa mga daddy ko talagang ganyan ang buhay. Pero, tingin ko mas maganda naman kapag yung asawa nyo eh nagbubunga kapag madumi ang bahay kesa naman tahimik lang at walang pakialam sa bahay nyo. Eh, baka pagtagal-tagal eh maging bodega na ang bahay nyo. Kaya, masasabi kong mas maganda na yun na mahigpit sa linis ng bahay ang mga mommy ko natin kesa naman sa mga burra na babae. Diba? So, sa mga daddy ko, talagang ganyan ang buhay. Kung talagang gusto nyo nang mapanatag ang kabuhayan, eh, maglinis na lang tayo ng bahay. Dahil araw-araw madumi ang bahay. No? Kapag lumaki na yung mga anak nyo, yan, paglinisin nyo na. Sila, pag tinalakan kayo ni Mami Cool, talakan nyo rin yung anak nyo. Pero kung yung Mami Cool ay direkta sa mga anak yan. Pero talagang kahit anong mangyari, madadamay kayo kapag ano, kapag nakita ni Mami Cool na madumi ang bahay. So, yun. And John, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagbubunga nga ang mga mommy call. Ito, tingin ko talaga naman bunga nga ang talaga natin ito. Is yung ano, yung batugan na asawa. Yan, batugan na asawa. Ito yung talagang mga daddy call namin na talagang buwakan ng birth. Eh. Buwakan ng birth na yung ano, yung ayaw magtrabaho. No? Example na lang, ano, yan. Ang gagawin ng ibang daddy ko na mga gato yung mga batugan kaya ano to eh, kaya binubungangaan ko is ayaw magtrabaho. Yan ah. Yung kapatid ng asawa niya binigyan na ng trabaho. No. No, may mga ganito eh. Binigyan na ng trabaho. No.
umayaw, umalis doon sa pinagtatrabahuhan. Kesyo daw nakakapagod, masakit sa katawan, no? Nakakapanghina, baka siya magkasakit. Saan nga lang yan, di ba? Buha ka ng burst talaga. Tapos, ayan, umalis. Ayaw magtrabaho eh. So, batugan na naman sa bahay. Magkatatalak na naman. Ngayon, binigyan naman ng opportunity. Binigyan ng, ano, ng something, business. No? Alam mo, ginawa na sa business. No? Ibinenta. Kasi daw, kailangan ng pamilya. Kasi kailangan ng ganito. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin para mapalago. No? May mga ganyang daddy cool. At may mga daddy cool na palaasa. No? Palaasa sa pamilya. No? At meron, ang pinaka nakakaiyas at pinakamakakabwisit ng mga buwangan ng birth sa daddy cool na to is yung palaasa sa pamilya ng asawa. Yan yung pinaka nakakabwisit. Diba? Yan yung pinaka nakakaasar sa lahat. Bubuntisin mo yung asawa mo. No? Tapos aasa ka sa pamilya ng asawa mo. Hmm? Diba nakakaasar? Buwangan ng birth ka eh. Parang bumuo ka lang ng pamilya para buhayin ka, walang niya. No, tapos lahat ng privilege na ibinigay. Binigay sa daddy ko na to, talagang wala. Batugan talaga. Kaya anong ng ending? Magtatalak na ng tatatalak. Mami cool. Talak ng talak ng talak. Pero kahit anong gawing talak, eh wala talaga. Kaya ito, pero sa kabilang banda, kahit na ganun yung asawa, so, hindi ko rin magdingan gumito sa mga mami ko eh. Inis na inis sa sila, talak sila ng talak. Diba? Sa batugan nilang asawa, pero hindi nila mahiwala yan. No? Kumbaga yung batugan ng asawa ay may kapangyarihan mapag-stay yung bungangerang asawa. Diba? Siguro, iniisip ng bungangerang asawa na siya lang ang nakakatiis. O yung daddy ko lang yun na nakakatiis sa ugali niya. Kaya feeling niya kapag nawala yung daddy ko na yun, eh wala na. Wala nang tatanggap sa ugali niya. Kaya siguro ko. Pero tingin ko yun yung isa sa mga dahilan kung bakit talaga nagtatatalak na nagtatatalak ang mga mami ko. Dahil sa batugan ng asawa. At naku, dahil sa batugan ng asawa. Nahulog ang tinirigam. Wait. And yun, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagbubunga nga ang mga mami ko is yung mga pasaway na anak. Diba? Ito talaga, kahit naman daddy ko yun, kapag pasaway yung anak mo, talaga magbubunga nga ka. Ito, yung mga ganito, yung mga ganitong edad, eh medyo ano pa to, medyo tolerable pa to. Diba? Sobrang kulit itong batang ko, talaga super duper hyper, mega, duper, kulit. No? Pero kapag pasaway, yung talagang hindi mo na masabihan, talagang mapapano ka eh. Talagang mapapano ka eh. Mapapabunga nga ka talaga eh. Diba? So, ang tip ko lang sa mga daddy cool, no? Na talagang kapag yung anak nila ay pasaway, talagang dapat kayo nang, ano, kayo nang sumuway. Dahil sigurado, sigurado sa malamang, no? Kayo ang tatalakan ng mga mami ko. No? Sasabihin sa inyo, hindi po maalasawa yung mga anak mo. Mapulit-pulit. Ano bang ginagawa ko dyan? Wala ka na naman ginagawa. Mobile Legends ka na naman ng Mobile Legends. Clash of Clans ka na naman ng Clash of Clans. Doon ka na naman nanood ng TV. Diba? So, hindi ka talaga makakaligtas eh. Siyempre, kapag hindi na nila masabihin yung anak nila, papaluin nila. Ngayon, pag hindi pa rin madaan sa palo, ikaw na yung tatalakan. Diba? Napalo na nila. Ganun pa rin, makulit pa rin. So, sinong aanuhin mo yan? Hindi ikaw. Kasi, siyempre, asa sabihin sa'yo, ikaw nga mag-isip nila sa mga anak mo.
nakalaki na yung mga yan, dapat dinidisiplina mo rin yan. Ano, palagi na lang ako. Ganyan lagi mga ganyan ng mga mami ko eh. Diba, no? So, pero kapag pasaway talaga yung mga anak, eh talagang sobrang bumangali. At ako, hindi ko pa naman ito matatalakan yung ganito, kahit sobrang kulit na nito. Kasi siyempre, hindi pa nila maano na pinapagalitan sila. Pero kapag dating ng mga 3, 4, 5 years, 5 years old, yan, sigurado na. Magtatatalak na yung si mami. Ako pa lang kasi yung pasaway ni Mami. No? Kaya sa mga daddy cool, talagang pasensya, lalo na pag lumalaki yung mga anak nyo, nagiging pasaway talaga yan. Pero pagdating niya ng mga high school, pa-college yan, mawawala na problema niyo. Pero mga ilang taon pa kayo magtitiis, lalo pag ganito pa lang talaga, paumpisa pa lang itong magkulit. So, talagang pasensya. Pasensya sa anak, pasensya sa asawang buong nila. No? And good luck. And John, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagbubunga nga ang mga mami ko is yung dahil sa... Okay. Dahil sa chismosa nilang kapitbahay. Yan. Ito talaga naman. Marami kasi yung ano. Marami talagang mga uri ng mga chismosang kapitbahay. Yun. Mga chismis ng kung ano-ano. Yung wala na magawa sa buhay. Yan. So, pero ito. Kadalasan itong mga chismosang kapitbahay ay kaibigan talaga ng mami ko. No? Yung tipong kapag wala na sila mapag-chismisan, eh sila-sila na lang nagsisiraan. No? Magkakaibigan kapag meron pag-chismisan. Pero bandang huli, sila-sila rin magkakasiraan. Yan. So, kapag ang mami ko... Kapag ang mami cool, siya na yung pinag-chismisan ng mga tropa niyang chismosa. Talaga namang magbubunga nga yun na magbubunga. Pero syempre, dahil hindi sila baka ano, no? Kumbaga hindi sila makabawi ko sa chismosa ang kapitbahay. Bawa naman. Or kahit hindi ba ito. No? Sino pagbubuntungan? Syempre, mga asawa nila. No? So, yun. Ikaw ng ikaw ang pagkaanuhan. So, ano sasabihin mo? Eh, di mo mo nilang pansinin. Di ba? Yun ang mga ninyahan ng mga daddy ko yun. Kapag napapachis mo. Huwag mo nilang pansinin. Yan, parang hindi ko na nakapaaway. So, hindi mo rin naman sila masisisi. Kasi nga naman, kapag sinisiraan, lalo na kapag ang chismis sa kanya ay nanlalaki siya. No? Siyempre, ikaw bilang asawa ay medyo maaano ka, magdududa ka na. Yan na yun. So, kapag ano, kapag nagtatalak na siya ng tatatalak, ang gawin mo na lang, siya na lang ang huwag mong pansinin. Kasi mapapagod at mapapagod din yan. Pagod na si baby Mot-Mot. No? So, sa mga daddy cool talaga na may bunga ngayon ang asawa at may chismosang kapitbahay, no, ng mga tropa niya, kayo na lang siguro ang makipagkwentuhan sa mga asawa mo. Diba? Yun naman kasi talaga eh. Maghahanap at maghahanap yun. Wait. Yun. Maghahanap yan at maghahanap ng kakwentuhan. At syempre, dahil nasa trabaho kayo, sino ba mga kakwentuhan yan? Hindi mga kapitbahay din na nasa trabaho yung asawa. Tapos sila yung nag-chismisan. Diba? So, sa akin kapag may time kayo, kapag may time kayo na makapagkwentuhan, kwentuhan kayo. Kahit habang kumakain, ganyan. O kaya bago matulog, kahit mga ilang minuto lang, bago kayo matulog, magkwentuhan kayo kahit paano. Kung ikwento mo kung ano nangyari, habang papunta ka ng trabaho, nasa trabaho, pauwi ka ng trabaho. O kaya, kamustahin mo siya kung ano nangyari sa bahay, gano'n. So,
kapag may time ka, makapag-internet ka, mag-chat ka, yung mga simplihan lang, diba? Kasi siyempre kapag mag-asama na kayo, lalo pag mga ilang taon, medyo nawawala na yung ano, yung lambing. Yan, yung mga nagiging kulang eh. Kaya siguro, hindi pinapakita ng mga mami ko na maglambing ka naman sa akin. Doon nila pinapakita na nagbubunga nga sila. Bubunga nga ng bubunga nga yan para makuha yung attention mo. Ganun. Kasi pag ano, pag pag naging komportable talaga kayo, nawawala na yung money. Yung firebomb. Yung hindi na katulad ng dati. Pag ganun naman eh, kasi naging komportable talaga kayo. You know? So, sa mga daddy ko, kapag nagkikwento yung asawa niyo sa inyo, pakinggan niyo. Kahit na paulit-ulit, kahit nakakabwisit, papakinggan niyo. Kahit na hindi kayo pinapakinggan kapag kayo ang nagkikwento. Kasi doon yun eh. Mararamdaman ng mga asawa niyo na may halaga siya sa inyo. Diba? Kapag masama loob niya, nagkikwento siya sa inyo, eh pakinggan niyo lang. No? So, yun. At medyo inaantok na si Baby Motmot. And yun, sana may napulot kayo sa mga pinagsasabi ko. Sleep ka na. And John, thanks for watching for today's video. So sana may mga natutunan kayo kahit paano. And kung meron pa kayong suggestions or meron akong mga hindi nasama sa listahan ko ng mga dahilan kung bakit nagbubunga nga si Mami Cool, i-comment nyo lang down below and gagawa natin ang part 2 yan. So sa ngayon, hindi ko muna nilagyan ng pangalan, no? Yung mga ano lang, mga totoo lang na dahilan kung bakit. Pero kung meron kayong maisasuggest na dahilan pa kung bakit binubunga nga kayo ng mga mami ko nyo o kaya mga asawa nyo, yun nga, comment nyo lang. And yan, kung gusto nyong mapasa inyo ang 3D origami jar na ito, ito, i-giveaway ko to, goal for 500 subscribers. Yan, so medyo nag-umpisa pa lang tayo and konti pa lang subscribers natin. And naisip ko na mag-giveaway para sa ating kapag nag-reach na natin ang 500 subscribers. Yan. So ang gagawin nyo lang, share nyo lang ang video na to and then subscribe kayo sa channel, sa Daddy Cool World channel. And then kapag na-reach natin yung 500 na subscribers, ipapamigay natin to. Huwag kayong mag-alala, hindi lang isang kulay to. Ito pa lang yung nagagawa ko and meron pang ibang kulay. Hindi, ibang design. Yan, so keep on watching and subscribe to my channel and then mga ilang saglit lang gagawa pa ako ng isa nito. So, ang bala ko kasi pamigay tatlo para sa ating first 500 na subscribers. So, medyo malayo-layo pa yun. And sa ngayon, gagawin ko muna siya ng lalagyanan para hindi naman siya madumi kapag binigay ko na, no? So kung abutin ako ng mga 3 months, 4 months, kapag na-hit ko na yung 500 subscribers, baka kuhan ko ng itsura nito. So gagawa pa ako ng ibang design. So mga tatlo ang pagbibigyan ko na subscribers para dito sa 3D origami vase na to. And ang 3D origami vase na to is gawa siya ni trans nga, no? Isa siyang i-link ko na lang yung ano niya, yung link. Nilink ko na lang. Ilalagay ko na lang yung link niya sa baba and then subscribe din kayo sa kanya. Bali, nagpaalam naman ako sa kanya na gawin to sa vlog ko, no? So okay naman daw. And yun, sa mga susunod na mga vlogs, titingnan natin kung makakapagpabigay pa tayo ng marami pang ganito. Pero for now, bala ko makapagbigay ng tatlong ganito, no? Kapag na-reach natin yung 500 subscriber. So sa mga makakapanood nito,
share nyo lang yung video and then subscribe lang kayo sa channel, no, para makuha nyo to. And hindi lang to vase, bala ko dito, lagyan pa to ng, ano, ng 3D origami flower. Yan, so magkakaroon yun ng flower dyan. So pinakita ko lang. So tingnan natin kung paano pa natin mapapaganda to. And for now, yan o. Pabilaan na. Yan. So, yun. Thanks for watching. Yes. Thanks for watching for today's video. Kung nagustuhan nyo to, hit like and then subscribe na kayo sa channel. So, malay nyo sa inyo na mapunta to. Eh, ipapadeliver ko to. Free delivery. Yan, ako nang bahala sa delivery kapag nakita natin yung first 500 subscribers natin. So, yun. Thanks for watching. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye! Bye-bye ka na! Bye-bye ka na! Bye!